Sana naman ang Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sa iyo rin. Inuruan tayo ni Jesus. Manalangin. Mapasaan ang hatang mo. Ang ating Jesus na harapin namin ang kaharihan ng Diyos sa halip na pansarinig ng pagkakala. Matutupad ang pakay ni Jesus kung susundin natin ang kalooban ng Diyos. Sa pagdiriwang ng grupo na Misyong Pilipino, itaas natin sa Diyos ang lahat ng gawain ng Mission Society of the Philippines. Ipanalangin natin ang lahat ng misyoneryong Pilipino sa buong ng buong pusong nag-aalay ng sarili para ipalaganap ang kaharian ng Diyos sa bawat sulong ng daigdig at aalin lahat sa piging ng Panginoon. Mga kapatid, inimbong tayo ng mga panit ng ating Diyos para tumulong tayo sa bawaing Panginoon na magpapawa ng Diyos. Sinumong tayo mga kapatid ng mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo. Panginoon, kaawaan mo. Dumating na mga pag-alaya ang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo. Kristo, kaawaan mo. Nakalukulo ba sa halang Diyos sa mga Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihan ng Diyos, patawarin tayo sa aming mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay ng kawalang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaligtasan. Ikaw na nag-aalis.
inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang anumang sayo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno ang pangasiwang mag-iliw, mapakinabangan namin ang mga digaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, ang Panginoon napakita kay Solomon sa panaginip. Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Sumagot si Solomon, Panginoon, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Bagaman ako'y bata at walang karanasan, pinapuno mo ako sa iyong bayan, sa bayang ito na hindi na binanabilang sa dami. Bigyan mo ako ng isang puso maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling. Sapagkat sino ang maaaring maghari sa bayan mo ito na ang napakalaki? Ikinalagot ng Panginoon ang hiling ni Solomon. Kaya sinabi sa kanya, yamang hindi ka humiling para sa iyo sarili sa mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y pagkaunawa katalinuhang kumain. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang hiniling mo. Binibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga susunod sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Binibig ko sa mabuting idudulot ng tingin mo kautusan. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, oh Diyos. Aliwin mo sana ang maniyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitawang pangako sa iyong lingkod. Sa akin ay ang lubos kong kasiyahan na sa iyong kautusan. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, O Diyos. Mahigit pa kaysa gintong pag-ibig ko sa iyong aral. Mahigit pa kaysa gintong pinuli ng tinalisay. Kaya iyang tuntunin mo ay siyang sinuno, pagkat ako ay namuli sa anong gawa buktor. Iniibig ko na lubos, tanang utos mo, oh Diyos.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala, sa kanilang ikabubuti, sapagkat sa mulat mula pa ay alam na ng Diyos kung sino sa Kanya ang mga ito. Itinalaga niya maging tulad ng Kanyang anak at sa gayon naging panganay natin siya. At ang mga itinalaga niya noong una pa ay Kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay Kanya rin pinawalang sala at ang Kanyang mga pinagwalang sala ay Kanya namang binigyan ng karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po tayong lahat. Alleluia. 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 Papuri sa Diyos Ama sapagkat ipinahayag niya hari siya ng mga aba. Sumaiyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong pala'y sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon si isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya ay humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayun din naman, ang pag-aari ng Diyos ay katulad nito. May isang mga malakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makita ng isang perlas na napakahalaga, siya ay humayo at pinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa natin sa mga nakalipas ng mga linggo ay mga talinhaga o mga dupon ng talinhaga. So, noong nakaraang linggo, kung yung maalala ay talinhaga ng damo kasama ng trigo. Noong isa pang linggo ay ang talinhaga ng mga hasik o talinhaga ng mabuting lupa. Kayan po naman, talinhaga pa rin. Patuloy pa rin noon. At ito ay tumutukoy pa rin sa talinhaga para ipaliwanag ang paghahari ng Diyos. Ngayon naman ay tungkol sa kayamanan. Yung kayamanan na nakabaon sa lupa na nakita ng tao, tinabunan,
na kinalalagyan ng kayamanan na nakita niya. Yung karinaga ng mga malakaw na nakakita ng isang mamahaling perlas. So, tumutukoy po sa kayamanan na alin, ang pinakamahalagang kayaman ay walang iba kundi alin, ang paghahari ng Diyos. Kaya rin po, inayos din po ng ating obispo na sa pagdiriwang ng 50 taong anibersaryo diocese ay ang pagpapasalamat, pagpapalaganap sa at paghahangad sa paghahari ng Diyos. Pagpapasalamat, pagpapalaganap at paghahangad sa paghahari ng Diyos. At sana rin po makita natin na rin yung iba nating kayamanan ay pwede nating isang tabi o pwede nating ipagbili para lamang sa paghahari ng Diyos. O pag-iingatan natin ang ating paghahari ng Diyos na walang iba kundi ang ating pananampalataya sa paggamit ng kayamanan ng iba pa nating mga itinuturing na kayamanan. So, kuntihan po natin ay tayo tinatawagan ng Diyos na alin. Yung itinuturing nating kayamanan ay alin, dapat maging lingkod sa paghahari ng Diyos. Pero ano ba yung ating kayamanan? Well, may iba't iba tayong kayamanan. May ibang kayamanan, may mahal, may ginto, may pila, maaaring may lupa, maaaring yung galing. May iba't iba tayo na natatagong kayamanan. Pero yung panerin, gamitin natin ito para sa paghahari ng Diyos. At isang magandang pagdilay-dilayan natin niya rin, yung halimbawa na ipinahayag po ni Haring Solomon sa unang pagbasa sa aklat ng mga hari, na nakita po natin na alin, noong tinanong siya ng Diyos sa kanyang panaginip, ay anong gusto mo ibigay ko sa iyo? Sabi ni Solomon, ay alin, yung kayamanan na makita ko kung ang taong ito ay mabuti o masama. So, kuntihan po natin ay sabi nga natin yung kanyang hiningi alin na magkaroon siya ng tamang paghusga sa karakter ng tao. A judge, a good judge of character. Malalaman niya kung ang tao ito ay masama. Malalaman niya kung ang tao ito ay mabuti. At huwag natin kalimutan na ito ay karunungan. Kumisano tayo, dinadaan lang natin sa kutob. Ang kutob ko, masamang tao ito. Kumisano ang kutob ko, mabuting tao ito. Well, wala akong masama sa kutob. Nung kailang ay ang pinag-uusapan natin ay karunungan. Kinakailangan natin ng karunungan. Kinakailangan natin na skills para malaman kung tao ito ay mabuti o masama. Alam po natin, naging bahagi mo yun. Yun ang imihini ni Solomon. Kasi bakit? Kasi siya ay ginawang hari. Gawa mo ang kanyang tatay na si David ay sa kanya inilipat ang paghahari ng Israel. At later on,
makita natin na ulit ay siya yung maggagawa ng unang templo ng Jerusalem. So, kaya yun ang kanyang hiningi sa Diyos, sa kanyang panaginip, na magkaroon siya ng karunungan na humusga kung ang taong ika'y mabuti o masama. At bahagi yun na kung saan makita po natin, sabi na natin, no? Kasi hindi lang po ito, kinakailangan mayroong pamamaraan. Mayroong pamamaraan. Kasi bakit? Yung gumagawa mo ng masama, ang tawag na natin yun, modus operandi. Yun po yung salitang natin na ibig sabihin ay mode of operation. May pamamaraan ng pagkilos, pinag-isipan. At hindi lang basta pinag-isipan, pinag-practisan. So, hindi lang po yun kung tawagin natin ay basta lamang ginawa. No? Mayroon talaga ang pamamaraan. Kaya dapat yun, yung ating pagkilos para makita natin kung ang tao ito ay mabuti o masama. Kinakailangan din, mayroon din tayong pamamaraan. Kinakailangan din natin mag-aaral. Sabi nga ngayong panahon na ito, ang term na ginagamit nilin, mag-level up, mag-upgrade. Bahagi yun na kung saan ay mag-update. Sabagat, ngayong kapanahonan na ito ay isang kapanahonan na kutusin po ay very complex. At kung kutusin po, hindi bago yun. No? Sa panahon ni Solomon, ay makita po natin, 4,000 to 5,000 years ago, no? Ay hindi niya lang sinabi na, ito, masamang tao ito, kutub ko lang ito. Hindi, may pamamaraan siya. Magandang halimbawa doon ay yung istorya ng dalawang babae na nag-aagawan sa isang bata. So, yung binigay na halimbawa po sa pananakasulatan ngayon ay sa pamagitan ni Solomon ay siyang humusga. Paano hinusgahan ni Solomon? Kasi yung isa roon, namatay yung kanyang anak. Ginagawa mo ngayon yung anak na may anak. So, kaya ang ginawa ni Solomon Ellen, pinakuha niya sa kanyang sundalo yung bata na kanilang pinag-aagawan. At anong ginawa? Sabi ni, para wala kayong away, hatiin na lang natin. Nagkalahati kayo. So yung isa, kasi hindi kanya, kasi hatiin mo na lang. At yung isa, kasi kanya yung bata, anong sabi niya? Hindi, ibigay mo nilang sa kanya. No? Kasi anak niya yun eh. So, ibig sabihin nila, gumamit ng pamamaraan para malaman ni Solomon kung sino ang masama at sino ang mabuti. No? So, hindi yun yun, hindi lamang yun intuition. May mode of operation, kung tawagin po natin. May pagkilos para ma-determine talaga natin kung ang tao ito ay masama o mabuti. At kinakailangan natin, ganun din. Pero para saan? Kinakailangan gumagawa tayo ng maraming pamamaraan, lalong-lalong saan. So, higit sa lahat sa isang napakahalagang kayamanan. Ano yung kayamanan na yun? Yung paghahari ng Diyos. Yung paghahari ng Diyos. Sa papanong pamamaraan, malaki po yung hamon, ibinibigay mo pag pinag-usapan natin yung paghahari ng Diyos. No?
Isa na rin pong halimbawa rito ay yung ang pinagdiriwang natin sa araw na ito. Yung ating ipinapanalangin ng mga misyonerong Pilipino. Yung kapulungan ng mga misyonerong Pilipino. Mission Society of the Philippines. No? Na nung kasi tayo po, tayo po tinanggap natin yung pananampalataya, gawa ng dinala rito ng mga dayuhan. So yung akong ngayon ngayon, tayo naman din na kailangan, hindi lang tayo dapat tagapagtanggap, kinakailangan din tayo rin ay pumunta sa ibang lugar para ipahayag natin yung mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. Kaya po, nagtatag tayo ng isang kapulungan na kung tawagin ay Mission, Philippine Mission Society, no? Or Mission Society of the Philippines. So, pwede rin po itong kapulungan, yung mismo membro, meron din po ito yung kahit ni kay Deusisa, meron tayo may isang pari na nandun ngayon. Eh, siya ay nainangasay sa Papua New Guinea. No? Sabi niya sa akin ay, Father, ako ang pinakamaputi ngayon doon. Kasi medyo maitim yung mga tao roon. No? So, yun ang kanyang mission. Mga 5 years ata siya roon. Then, tsaka lang siya pabalik ko dito sa diocese. No? So, kinakailangan natin ng mga misyonero at mga misyonera. No? Hindi lang po pare, hindi lang po madre, kahit na po mga lay, may mga missionaryo na tayo, missionera na mga may asawa, o hindi pare at hindi madre, o kahit na walang asawa, pero hindi rin pare, na nagnanais na tumugon sa panyayang pong may kapal para marinig din po. No? So, isa po yun. Ano pa? Ay di, yung tulungan natin, yung ating pong second collection ngayon, ay para po sa Mission Society of the Philippines. Bahagi yun ang ating pagtugon na masuportahan natin. No? Kasi yun ay mission area. Wala silang pwedeng sumuporto sa kanila kung meron pa rin kasi yun ay utawagin po natin yung mga hindi pa mga mananampalataya sa pinakailangan natin tulungan sila. Ang pangatlo sa pamamagitan ng panalangin. Kailangan natin na manalangin. Isa lang kung halimbawa rin o yun. Pero marami pa o, no? Kasi yung hapon ay pinamanig ko sa second reading na sulat ni San Pablo sa mga taga-Corinto. Ay anong sabi yun ni Jesus na kung saan ay sinabi ni San Pablo rin na inaanihan tayo na maging katulad ni Jesus na pinili ng Diyos, no? Na katulad ng kanyang buntong na anak na handa siyang parangalan. Kaya po yung sinabi sa unang pagbasa na walang kasing talino si Solomon. Meron na ho, ano kasi dumating na si Jesus. Kaya po yung maalala sa banal na kasulatan sa isa sa mga ebanghelyo, sinabi na na higit pa kay Solomon ang narito. Ngayon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Pero sabi na natin ay kung sa tingin natin sa anumang pagkilos na pwede natin isakatubaan ito para ito sa ipagpapalaganap ng pag-ahari ng Diyos ay lagyan natin ng pag-alapat. Gaano man kaliit na pagkilos. Gaano man kaliit na pagkilos. Kaya din nakikita natin na ito ay isang pamamaraan na may pakita natin na
ako ay kumikilos para magkaroon ng katuparan ang paghahari ng Diyos sa daigdig na ito sa konkretong pamamaraan na maisa katuparan ko. At yan po yung mahalaga. At sana po magamit natin yung ating mga itinuturing na mga kayamanan. Kasi yung lahat ng ating mga kayamanan nila dapat para may palaganap ang paghahari ng Diyos. Hindi yung sarili nating paghahari, ngunit yung paghahari ng Diyos. At yun po nawa ang bigyan natin ng pagtugon para po sa linggong ito. Nakikita ba natin na yung ating pananampalataya at ang pagkasakatuparan ng ating pananampalataya ay isang kayamanan na higit sa anumang kayamanan. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang-tawa siya lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Santa Maria Pilet, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, ibig, nanawag sa naroon ng mga yumao, nang may katumaro na buhay magulit, umakyat sa langit, naluklok sa kanyang Diyos ang mga kapangyarihan sa langit. Doon magmumulat pa rin ito at hukom sa mabubuhay ng mga tayo ng tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa batura ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga tayo ng tao, at sa buhay na walang hanggan. Ipinagkaloob ng Ama sa atin ang kanyang kaharian sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Buong galagnawa natin ibahagi siya sa ating kapwa upang makita nila si Jesus. Buong pagtitiwala natin idalang. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy na wang mangaral ng Santo Papa at mga pinuno ng simbahan tungkol sa paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang mabuting gawain. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Tugunan nawa ng mga namumuno sa ating pamahalaan ang mga paghihirap ng sambayanan, lalo na ang mga biktima ng karahasan, mga inabandona ng pamilya at mga nakulong sa droga upang sila'y makadama ng pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ang iyong bayan. Pagpalain mo ang mga
misyonero ng Mission Society of the Philippines upang sila ay maging matatag sa pagsisikap na maihatid ang mabuting balita. Manalangin tayo. Panginoon, digin mo ang iyong bayan. Naway, palaging maging handa ang mga bawat Kristiyano na tumulong sa kanila, lalo na sa mga mahihirap at mga may sakit. Manalangin tayo. Panginoon, digin mo ang iyong bayan. Amang mapagmahal, tingin mo ang mga kailangan ng iyong bayan. Mapasaamin ang iyong kaharian at puspusin mo kami. Sa iyong makapangyarihang salita, hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Pag-aalay. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yaling aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, alak at tinapay. Bumalaw lupa at ng aming paggawa. Tanggapin mo yari aming alay. Gawin alaala ng pagkamatay, muling pagkabuhay ni Jesu Kristo. Tanggapin mo yaring aming alay sa bisa nitong sakripisyo. Mapasa amin ang buhay na walang hanggan. O narito, O Ama, alak at tinapay. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin, lumikha. Tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayon aming inihanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod ng satanan at magabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa aming saligayang walang katapusan. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon.
pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksi ay nagbabalik ngayon sa iyong pag-ibig. Bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kukupin. Kaming mga kinubos ng anak mong mahal ay niloong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang apag ng buhay kaysa ng anak mo at ng Espiritu Santo ang iyong sambahay ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan na iyon ang buo ng katawan ni Kristo. Nagkakalipon na iyon ang pinahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 pinagpala ang naparirito sa mga